Magandang araw po sa inyo mga tagapanood, or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay. Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Good morning, Nestor. Kamusta na yung sitwasyon ngayon dyan? Naapula na ba yung apoy, Nestor? Amigo Sherwin, magandang umaga. Ang masaklap ngayon, hindi pa rin naapula ang apoy. Kung mapapansin mo sa aking likuran, kaya kasalukuyan pa rin nagliliyab at nababalot ng makapal na usok itong buong paligid sa aking likuran, itong dalawang warehouse na kasalukuyan pa rin nasusunog simula pa nga ito kagabi. Nabalot ng makapal na apoy at usok ang dalawang warehouse sa Barangay Libtong, Mikawayan, Bulacan, pasado las 9 kagabi. Umakyat sa port alarm ang sunog na tumupok sa Soul Star Warehouse na storage ng school supplies, general merchandise at paper materials, maging ang module ng mga estudyante ay nasunog din. Kasama rin sa natupok ng apoy ang Sun Hope Warehouse na storage naman ng online products. Mabilis na kumalat ang apoy dahil halos lahat ng nasunog ay combustible materials o mabilis na magliyap. Kasi this is just a warehouse. Samantala, 50 fire truck naman ang dumating sa lugar dito, subalit nahirapan din makapunta sa lugar dahil limitado lang ang pinapapasok. Samantala, hindi naman nadamay ang katabing hotel and resort ng dalawang nasunog na warehouse. Malaki anya ang nagawa ng Pamilya Andrea Hotel and Resort at ang firewall nito sa mga bumbero para may magamit silang tubig mula sa pool na pang-apula ng apoy. Samantala, wala namang natanggap na ulat ng BFP na nasugatan sa mga empleyado ng warehouse dahil wala ng empleyado nung magsimula ang sunog. Sa ngayon, ay patuloy pa rin nga ang ginagawang investigasyon dito sa nangyaring sunog. Amigo Sherwin, sa kasalukuyan nga ay marami pa rin mga bombero, hindi bababa sa 20 ang narito at naka-standby. Pero meron dito nga na pool sa hotel. Kung ito nga ay katabi lang nung hotel, itong nasunog na warehouse, hotel and resort. Kaya nakatulong yung tubig sa resort para magamit dito sa pag-apula ng apoy. At sa kasalukuyan nga ay patuloy pa rin yung ginagawa ng mga bombero. Yung iba nga ay umakyat dito sa bubong at gamit yung kanilang mga kumbagay mga hose at pumapasok din dito sa loob ng mga bahay sa hotel at ito kitang-kita nga natin nagliliyab pa rin yung apoy sa aking likuran at hindi pa nila alam kung hanggang anong oras ito maapula dahil 8 oras na itong nasusunog hanggang ngayon. Amigo Sherwin. Oo nga, Nestor, no? Medyo matagal-tagal na rin yung pag-aapula ng apoy dyan ng mga kawanin ng BFP. Meron ba silang mga sinasabing kailangan pa, Nestor, para mas mapabilis ang pag-apula ng apoy dyan? Amigo Sherwin, dahil nasa port alarm na ngayon itong sunog, ibig sabihin ng port alarm ay mga taga Bulacan muna ang mga karating lalawigan ng Bulacan, itong mga karating bayan, ang mga nagtutulong-tulong dito. Pero may mga private na mga kagaling ng Maynila, ng Valenzuela na tumutulong dito, mga private na mga bumbero para tumulong. Pero sakali talaga na kumalat ang apoy at pero kontrolado naman nila ay mga kailangan sila ng galing sa iba't ibang mga lugar sa Metro Manila. Pero sa ngayon ay kontrolado pa naman dahil itong mapapansin natin sa aking likuran, meron ding firewall, you know, yung mismong warehouse. Kaya yung kabilang lugar na mga bahay ay hindi naman nadamay. Pati yung mismong mga warehouse pa nakatabi dito ay hindi naman nadamay dahil meron na mga firewall din sa kabila na para hindi naman masunog o madamay yung kabilang mga kabahayan, pati yung mga ibang warehouse. At dito sa resort, ito meron ding
firewall, pero nag-iba yung firewall dito sa lakas din ng sa lakas din ng apoy ay nag-iba din yung firewall dito, pero yung kalahati ay ano pa naman, napangaharang pa para wag madamay itong mga resort. Ang ayaw lang nilang mangyari ay lumawak pa yung pinsala ng apoy. Pero sa ngayon, ito lang dalawang warehouse yung nasusunog at wala namang nadamay na mga nakapaligid sa warehouse. Amigo Sherwin. Alright, Nestor, patuloy kaming hihingi sa iyo ng update ha, dyan sa May Kawayan, Bulacan, patungkol dyan sa nasusunog na dalawang warehouse. Maraming salamat, Nestor Torres, nag-uulat ng live mula sa May Kawayan, Bulacan. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Bye-bye po.